Dahil kung ano, i-schedule natin. Hello guys, good morning. Andito po tayo ngayon sa labas ng kalsada, nagbi-video. Ayan, walang magawa guys. Kaya habang nag-aantay po tayo sa aking pamangkin na inutusan ko na mag-igib ng tubig, sobrang sipag po talaga yan guys. Ayan, bit-bit-bit po niyan yung dalawang galon na 5 liters na kulay pula. Yan, tumawid po sa kabila, makikita natin at umupo siya. Yan, nainitan po talaga siguro. Lagi ko ya. Lagi lagi kong gaming tabang. Tabang sa unsa man? Taga saan ka pala? So, galing ka pa doon sa ibabaw ngayon? Ano bang nangyari sa kapatid mo? Nabutas yan. Yan sa kabaro. Dayon? Lagi ko tabang mo din. Nando, lagi ko nang kaya. Sabalo mo ko nga, vlogger. Sino naman nagsabi sa'yo na vlogger ako? Nakabalita lang ko dahil sa kapatid. Mau ba? Yung kapatid mo ngayon, ano ba ang sitwasyon niya doon sa bahay niyo? Galing ko din ko na sa bahay. Dayon, usap pa yun na kuhan siya. Yun yung mga kamot, bulo na sagaan, trabaho, sa sagaon nga. Ingit. Mau ba? Ano bang sitwasyon ng kuya mo doon ngayon? Ano, sino ba 'yon? Ano bang nangyari pala sa kanya? Bakit nagaganon siya? Sa kuan, tadi ha, makakita pa siya, kanili ng makakita. At sige lang sa lingkod. Ito mo sa kaon. Yun. May problema lagi rin. Yung financing ng tambal. Yung asawa niya, yung pamilya niya, may asawa na ba yung kuya mo? Wala pa? Doon sa mga kapitbahay natin iba dyan, naghingi ka rin ng tulong sa kuya mo? Oo. Kamu kayo sa gimintin, matambal. Nagmintinan siya ng gamot? Oo. So, ngayon, kung nalaman mo pala na vlogger ako, pwede ko rin yang matulungan. Kung payag kayo, ano na lang natin yan, i-vlog natin para yung ating mga kababayan ay makatulong din kung mayroon man silang kunting maitutulong sa sitwasyon. Pero hindi pa ako nakakita sa sitwasyon ng kuya mo. Pero kung samahan mo ako o magpunta tayo doon sa kanila o sa inyo, kasi magkasama lang ba kayo ng bahay? Isa lang kayo ng bahay? Hindi kayo magkahiwalay? Hindi bukod yung bahay nyo? Isa lang? So yun yung mga kababayan, mayroon po tayong tao na lumapit at nakita nyo naman. Dito lang po ako sa labas ng aming bahay. Ito po yung aming bahay. Yan, dito po ako sa kalsada and then mayroon pong lumapit sa akin na magpapatulong daw sa kanyang kuya dahil hindi na nga daw makakita at hindi na nakakatayo. Hindi ko din alam kung ano talaga ang sitwasyon talaga na totoo dahil ito pong ating kaibigan. Anong pangalan mo kuya? Charito. Charito? So ito po, andito ngayon si Charito. Humihingi siya ng tulong sa kanyang kapatid dahil nga po sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Ano pa bang nangyari ng kapatid mo? Bakit? Kailangan talagang tulungan. So yun mga kababayan, sa sobrang hirap daw talaga ng buhay, yung kapatid niya hindi na makatayo, hindi na makakita, pero kailangan natin din niyang puntahan talaga para malaman talaga natin kung ano po yung sitwasyon ng kanyang kapatid. So sa ngayon, ito lang muna ang maitutulong ko sa iyo.
paghati-hatian na lang natin tong pera na to. Paghati-hatian. So ito na lang muna. Oh, dahil i-schedule natin para yung ating mga kababayan ay makatulong din sa iyong kapatid kung ano man yung sistema o ano yung kalagayan. Talaga, kung makikita talaga nila mismo ang kalagayan ng iyong kapatid kung kailangan talagang tulungan. Oh, dahil hindi naman natin talaga masasabi na ganito lang, pero tayong mga tao na bukal ang puso na magtulong sa kapwa, hindi naman po din talaga agad-agad tutulong kung hindi nila nakikita ang sitwasyon ng isang tao. So, ngayon kuya, mas mabuti kausapin mo muna yung yung kapatid mo kung papayag siya na iba-vlog ko siya para sa ating mga kababayan sa iba-ibang mga bansa. Ayan, shoutout po pala sa mga kababayan nating mga OFW. Yan. So, mga kababayan, sa mga fast vlog ko nung nakaraan, nung pumunta po ako ng Purok 5 sa Tabon, Husidalman, Sambuanga del Norte, na nagdadala po ako ng bigas at saka grocery sa nag-sponsor po sa atin. Ayan, kailangan nating puntahan ang kanilang bahay at tingnan natin kung ano po yung sitwasyon ng kanyang kuya, dahil ito po, mga kababayan, alam daw niya na isa akong vlogger. Oh my God! Wow! So, dito po sa probinsya, alam naman po natin sa hirap ng buhay at sa kalagayan, hindi natin masasabi. At saka ako ngayon sa sarili ko, hindi ko po masasabi ang kanilang sitwasyon doon sa bundok, dahil sa bundok po sila nakatira. So, abangan na lang po natin, mga kababayan, ang part 2 nitong videong ito, na sana po ay masubaybayan nyo ang part 1 na ito hanggang sa part 2, part 3, kung may magagawa ba tayong tulong sa kanila kung ano po yung dapat natin gawin. Kahit pa paano, matulungan man lang natin, dahil kailangan po talaga daw ng kuya niya ng gamot, ng pira, pinansyal sa maintenance ng pagbili ng gamot ng kanyang kuya. So, mga kababayan, mga netizen ko, shoutout pala sa lahat ng mga OFW na nag-sponsor sa akin. Ulitin ko, maraming salamat po sa walang sawang pag-support dito po sa aking YouTube channel. Yan, at mga kababayan, abangan at panoorin nyo ang part 2 nitong video na to sa pagpunta ko doon sa kanilang bahay, mga kababayan. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.